Good morning mga parikoy. It's Monday today, mga parikoy. So andito ako ngayon naghihintay sa misis ko kasi siya lang yung pinapasok ko sa grocery store para bumili ng mga ingredients namin. So guys, andito ako ngayon. Walang ginagawa. So ang isip ko lang is kanina bago kami pumunta dito sa grocery, bumili ako ng pistol grip tripod for emergency uses lang. So bago ko buksan to, gusto ko lang muna ipaalala sa inyo na please don't skip the ads, please like at mag-subscribe sa aking channel. Kailangan ko talaga ng tulong nyo. Kayo lang makakatulong sa channel na to, sa mga vloggers na katulad ko. Please, thank you. So guys, umpisa na natin i-unboxing to. So tingnan natin kung anong meron dito sa loob na to. So ang binili ko dito is presyo nito is $6 plus 6, mga $7, mga ganon. So binili ko to for my cellphone kasi yung action camera ko is minsan kasi pag action camera gamit mo madaling malubat, tapos minsan hindi ako makadala ng extra battery niya. So kailangan ko talaga to. So kung wala yung action camera, cellphone yung gagamitin ko. So ito guys, tignan natin yan. Tignan natin ang sa loob. So meron siyang hand grip at meron pang para sa holder ng cellphone. So guys, holder ng cellphone to. Tapos ito pwede rin sa camera mo. Kahit wala yung, hindi lang pang cellphone to, pang camera din. So guys, tingnan nyo naman. Maganda siya. So pindutin natin to para umangat. Yan. Ganun. Pwede mo siyang ganunin. Tsaka ito, may screw siya. May screw mo lang kung may action cam ka, may camera ka, dito lang. Tapos hand grip lang siya. Parang ganun lang. Ganunin mo lang. Ganunin mo lang siya. Na ganun. Yan. Tapos pag nilagay mo 'to, i-screw mo lang. Screw mo lang sa hand grip mo. Yan. Screw mo lang siya. Yan, ito lang yan. Oh. Diba? Screw mo siya sa hand grip. Tapos adjust mo sa dito. Adjust mo lang. So kung small YouTuber ka, katulad ko, at nag-umpisa ka pa lang, ito tamang-tama to. Kasi ano siya, ang kayang-kaya sa bulsa. Yan. Nakaganyan, no? Dito na ano yung cellphone. Kabit mo siya, tapos nakaharap sa'yo. Yan. Ganda siya. Okay siya. Tapos, pwede mo siyang ipatong sa lamesa. Hindi lang ganyan. Pwede mo siyang ipatong sa lamesa. Ang gagawin niyan is come on! Ay, dalawa pala. Yan. Yan. O, diba? Ayos, o. Simple lang, pero ang ganda, o. Tingnan nyo. Yan. Patong nyo lang siya. Sa mesa. O. Tapos, pwede mo siyang i-adjust to. Ganito lang. Adjust mo siya ng ganun. Tapos patong mo. Oh, 'di ba? Ayos. Ilang ulit ko na 'to binabalik-balikan. Hindi ako sure kasi may tripod na ako eh, may hand grip na rin ako. So ilang ulit ko nang binabalik-balikan hanggang sa isa na lang yung natira doon sa display. So, ang ginawa ko, kinuha ko na lang. Sabi ko baka magamit ko sa trip namin.
papuntang kung anong lugar man yan, out of town, at least magagamit ko siya. At handy, napaka-handy niya eh. Pwede siyang ipakit mo lang, ipasok mo lang sa bulsa, tapos matik na, kunin mo lang sa bulsa, ganun. Ayos. Maganda din yung materials eh. Sa Walmart ko to binili, guys. So, ang mga nag-iisip pala mag-vlog, itong mas magandang unahin nyo. Grip, tsaka dito, wala namang problema sa camera kasi halos lahat ng tao may ano, may cellphone. So, kahit cellphone lang muna, pwede mo nang gamitin. So, at tsaka ito, oh, tapos mag-vlog ka lang. Oh, gawa ka ng YouTube account mo. Tapos, pag-vlog mo, edit ng konti, kahit wag mo na mag-edit, o kung hindi ka marunong, search ka sa YouTube. Kung paano, yun lang naman ginawa ko eh. Nung una, wala akong kaalam-alam. Wala talaga akong alam. Paano mag-upload, paano mag-edit, ganun. Yun lang. Hanggang sa tumagal na, siyempre, marami kang natutunan, marami kang tulad ng mga settings sa YouTube, settings, paano bago mag-upload, mga settings, mga ganun. Tapos, paano mag-download ng mga music na hindi ka makapiright. Kasi guys, noon, nanood lang ako ng YouTube, wala akong alam sa mga copyright na yan. Copyright music, copyright ano, kahit logo, mga ganun. So, wala akong alam yan. So, actually, dalawang beses ako na-copyright, pero na-fix ko naman. May mga technique talaga o may ilalagay ka para hindi ka makapiright. And then tungkol naman sa mga 1,000 requirements niyan, 1,000 subscribers, tapos 4,000 watch hours, guys. Una, medyo mahirap, pero pag ini-enjoy mo yung ginagawa mo, hindi, ang hirap ng pagba-vlog is nawawala yan pag ini-enjoy mo yung ginagawa mo. And then, pag naabot mo yung 1,000 na yan, ito, binibigay ko lang tips para hindi kayo ma-stress, ha? Hindi kayo mabigla. Pag naabot mo yung 1,000 subscribers na yan, tsaka 4,000 watch hour, meron pa kayong $100 na revenue. So, bago kayo masahuran, kailangan lampasan nyo $100 revenue. So, ganyan, sa ngayon, sa Facebook, kahit saan siguro, may mga ano na, may mga taong willing tumulong sa iyo, may mga taong willing iano sa iyo yung malampasan mo yan, guys. So, ngayon marami ng vloggers, marami ng YouTubers, so lahat-lahat yan may karanasan kung paano, kung gaano kahirap abutin yan. So, naiintindihan nila yan, kahit sila ganun din. So, mismong vlogger ang tumutulong sa iyo. Tsaka yung mga ordinaryong tao din, pero huwag kayong mahihiyang magtanong sa mga ano, sa mga ibang vlogger, mga sikat na vlogger. Ewan ko kung gusto nilang tumulong, pero guys, huwag kayong mahihiyang magtanong o di kaya ma-pride na hindi, kaya ko to, hindi ko kailangan ng tulong ng ibang vlogger. Hindi, magtanong kayo kasi para lang para may idea kayo or ano tawag dito na paano ilakad yung vlog mo, yung channel mo, mga settings mo, paano ma-avoid yung mga strike na yan, mga ganon. Yun lang, kasi willing naman yung magtumulong yung iba eh. Hindi naman isang vlogger yung tatanungin mo, hindi, million ng vloggers dito ngayon. Yan ang ano ngayon, yan ang pinaka in demand na career. Yung iba dyan sumikat na, nag-resign sa trabaho. Sus, Mario Osip, di ba? Nakilala niyo yan, mga marami dyan, marami sumikat na, ala, resign trabaho, ang ginagawa lang yun lang. Yung iba nagla-live stream, may ano na, may sahod na, live stream lang yan, ha. Tapos sabihin lang yung ano mo, YTC mo, tapos may pera na sila. So guys, yun lang, tips lang yan, konting tips, pero ako marami pa akong dapat matutunan. Sa totoo lang, marami talaga, maraming kasi
alam ko mag-edit, pero ang problema kasi minsan, yung time, yung oras mo, nag-google mo dyan. So take your time lang, huwag magmadali, huwag mag-rush na minsan kasi excited ka. Pag may video ka na, may content ka na, excited kang i-upload. No, kailangan, check mo muna lahat. Check mo, edit ng ano, ng konti, yun lang. Huwag kang mag-rush kasi minsan nasistress yung mga tao, na-stress ka rin, yung vlogger ka. Example, ako, na-stress ako minsan. Noon, na-excited ako i-upload yung ano ko, yung content. Pero, nang ngayon, wala. Pag may content na ako, iniisip ko pang mabuti yan. Tapos ko ng content ko, inuulit ko pa. Kasi ako, hindi ako mahilig sa mga maraming lagay-lagay sa edit ko. So, trim lang, music, you know, magpatawa ka kung gusto mo, magmukbang ka kung gusto mo, hindi naman sabi na ano eh, scripted dyan eh, kasi kung anong ginagalaw mo araw-araw, yun ang gawin mo, parang ano lang, parang wala lang camera, ganun lang, yung kung anong mga ginagalaw, katulad ngayon, ang ginagawa ko, nandito ako sa sakyan, kausap ko, kayo, camera. Oh, harap ka harap ko. Yun lang. Tapos nag-unbox lang ako. Simpleng unboxing nun yan. Oh, content ko na. Oh, di ba? Ayos. So guys, God bless and be safe. At mag-ingat kayo dyan. Kasi rinig ko is Manila is lockdown ulit. So, mag-ingat na lang tayo guys. Ang pandemic hindi pa tapos. So guys, don't forget. Like, comment, and subscribe. Bye-bye.